Hello guys, kumusta? Ayan, ito na naman po si Weng. Ayan po guys. Guys, habang naglalakad kami guys, may nasa, ano na yan, sa dike na yan. Kasi sa tabi yan ng sapa ng Davao River. And then, napapansin namin, habang naglalakad kami, may bawat gilid ay may mga nakatanim ng mga sari-saring bulaklak. At saka may napansin ako na isang bahay na puno ng mga mayana guys. Ayan po, iba din ang style sa kanyang pagtatanim dahil kahit na nasa gilid lang ay nakapagtanim pa rin siya ng maraming mayana po guys. At iba-iba pa po. At saka kay ganda nga namang tingnan guys. At sa pag dumadaan ka dyan guys, talagang nahalina ka talaga. Ayan po yung matanda na yan, si nanay, siya po ang may-ari ng mga mayana na yan guys. Ayan po, iba't ibang variety din ang mayroon sa kanila. Binibenta daw niyan ng mga 150 per pot. Minsan yung iba, 50 pesos. Pinakamura niya guys, 50 pesos. Ayan po. Maganda din siyang ano. Ayan, maganda din yung mga halaman niya. And then, ang sa gitna, yun ang dadaanan ng mga tao. At sa yung sa gilid-gilid, ay yung nilalagay niya yung mga kanyang mga mayana dyan. Kahit anong mga bulaklak. Ayan. Ayan. Kasi sa tabi kasi yan ng ano, sapa. Kumbaga sa ano. Kung ano lang mga tinatanim niya. Kumbaga ano yan siya guys. Sa dike, sa ibabaw ng dike. Sa ilalim niyan ay yung sapa. Yung malaking sapa. So yun po guys, basta gusto may paraan kahit wala ng paglagyan. Ayan, kahit saan man yan, basta ay kursunada tayo, ay gagawa talaga tayo ng paraan. Ayan, sa mga mahilig dyan, mga halahalaman, plantita at plantito. Ayan, gagawa tayo talaga ng paraan, no? Para at tayo yung mga pangarap or ating mga gusto sa ating buhay po. Okay? So, ayan po guys, may napansin ako sa kanyang mayana guys, ayan, yung kasi isang puno lang yan guys, pero yung isa walang kulay, walang puti or pink, magka ano lang yan sila, isang puno lang siya talaga siya. And then sabi ni nanay, kalaunan ay maging ganyan daw yung kulay, ganun, kasi medyo wala kasi ako niya na klase na variety na mayana guys. So, nagtaka lang ako kung bakit ganun, so yun pala. Na-amiss lang kasi ako kay nanay guys dahil siya po ang gumagawa talaga niyan. Siya lang ang mag-isa ang nagtatrabaho niyan. So, kasi naano ko sa kanya eh, kaya-kaya pa niya. So, yung iba nagtatanim din yung ano, bonsai din sa kanilang style. So, yun lamang guys. Salamat sa panonood and please subscribe. Bye-bye.